Ay nako, sumakit ang ulo ko sa blight item na ito doon. Kasi kung totoo man ito, parang sagad-sagara naman yung pagmamakaawa nitong itong isang kilalang personalidad na lalaki na gustong pumasok ngayon sa isang larangan na nasa pinalaking gustong pasukin ang politika na sa darating na eleksyon ay may mga kaibigan siyang gustong obligahin, yon, that's the term, obligahin na samahan siya sa pangangampanya. Kasi syempre may mga kaibigan, sigat siya. So kailangan niyang yung mga kaibigan niya na nasa tingin niya yung maghahatak, hahakot na ito kasi iba ang labanan eh, iba na yung labanan na gusto niya eh. Pinag-usapan daw na anuhan siya, na supportahan siya. Kung hindi makakatulong financial, ito yung sa presensya man lang. Pero, ito yung pero, ang talagang inaay niya ay makasama niya, kahit man lang daw sa mga malakihan o major, sabi nga ni Venus Rock, na mga sorties, yung mga ano tawag natin doon, yung basta yung kampanyahan na yung mag-rally-rally na malakihan talaga na yung tipong libo-libo na ang mga makakapanood sa'yo. Pinakausapan mo talaga niyo yung kanyang kaanak na sikat na batang aktor na sabi niya, kahit doon man na magpakita ka, iparamdam mo na isa kang makisig, mabalasik, matapang, at higit sa lahat, nagmamahal sa iyong kadugo. Mga ganung drama. Alam mo na sila. Parang sa mga panahon ngayon, itong si sikat na aktor, batang aktor, actually hindi na siya bata. Ano na siya? Aktor na talaga. Pero napakasikat. Parang naiipit kasi siya dahil magkakaiba ng partido yung mga pinasok o sinalihan ng kanyang mga kadugo, kapuso, kaanak, kapamilya, kafatid, katiyo, katita, kamami. Ganda ng mga kulong. Oh! Kasi nga, hindi naman, siguro yung bata, hindi masyadong gusto maging aktibo sa ganung larangan, sa politika. May sarili siyang landas na tinatahak. Pero dahil wala eh, nandoon yung mami mo, nandoon yung daddy mo, nandoon yung uncle mo, nandoon yung tito mo, nandoon yung uncle tito ha, nandoon yung tita mo, nandoon yung lola mo, lolo mo, parang alam mo yon, by tradition mapipilitan ka kasi parang magkaroon ng continuity ang dugo ninyo sa linyang yan o sa sektor na yan. Yun ang aabangan natin kasi parang nagpahayag na itong binatang aktor na to na sikat na sikat na sinabi niya hindi naman sa ayaw niyang tulungan suportahan yung mga kadugo at kaanak niya, pero parang sinabi na piliin na lang yung mga dapat niyang puntahan na mga lugar at mga okasyon. Dahil siyempre yung bata may sariling paninindigan dahil alam natin, kilala natin na talaga may paninindigan naman siya. Siguro lang gano'n yung mga bagay. Ang hirap talaga pag politika, no? Tapos iba-iba. No? Yung nanay mo doon, tatay mo dito, tiyo mo dito, tita mo dito, lolo mo doon, lola mo dito. No? Tapos may mga close friend ka pa. Nangyayari yun. Ha? Oo. Diba? Ano ba pinagsasabi mo? Wala ko na intindesyon, naririnig ka dito o kala mo ba yun? Ay, nako, hulaan nyo na lamang, mga kado. Dahil alam ko naman, alam nyo ang aking sinasabi at kung sino ang aking tinutukoy. Sana nga, mas lalo silang pagbuklorin, lalo silang pag-isahin kahit na iba-ibang mga politika ang pinasok nila. Kaya sinabi ko na, ako ang inyong lingkod, hindi na mong politika po dito sa Unbearable Channel, Ambet Nabus! Sampan sa mata lang magbababay at nagsasabing magandang umaga, magandang gabi, kas mahay na ang loob ko mag-ibot ko sa inyong gabor. Ako ang inyong tugang, Unbearable. Maraming salamat!